yung 24/7 na tayo nagbabantay sa ating mga babies, tapos biglang nahulog, ano nga ba ang dapat natin gawin? Hello mga kapastib, at nagbabalik nga po ako ngayong 2022. Medyo nabisi nga lang po dahil alam niyo na, pag mommy, sobrang busy po talaga at dumadagdag pa ito, itong cellphone ko na po ito. Kasi cellphone lang naman po talaga ang ginagamit ko sa pagbablog. So, medyo nahirapan ako. Nahirapan po ako talaga sa mag-upload ng bagong video dahil nga po sa cellphone ko. Kasi nga, sobrang dami niya ng memory, not enough memory na siya, kumapul na full na siya. So, welcome back nga po sa aking channel, Josephine, where you can live, love, and love. At ngayon nga po, sa ating pag-uusapan ngayon, kung ano nga po ba ang dapat natin gawin if 24/7 ka na nga nagbabantay eh nahulog pa ang iyong anak, ang ating mga babies. Ito ah, ito ang karanasan talaga ito ng mga mommies. Nagaya ko, 24/7 ako nagbabantay, tapos biglang sa isang iglap, nahulog po siya sa kama. So, ito na nga po ang nangyari. Nangyari po ito nung last year, November 15, mga 6 months na po si ang baby ko noon, ang mga around 7:30 PM po yun. Kasi maghihilamos lang ako. Ito ah, maghihilamos lang ako noon. Sandaling-sandali lang ako. Tapos biglang may narinig ako na malakas na kalampag. Talagang takbo ko. Karipas ako ng takbo sa kwarto. Pagtingin ko, talagang iyak siya ng malakas. Tapos tapang-tapan na talaga siya. Nakaganon siya. Nakaganon. Yung nakaganon dito yung nabagsak niya. Paganon yung bagsak niya sa kama. Ang taas ng kama ay siguro mga sa ano ko, tuhod. Sa tuhod ko yung taas. Tapos, ang lakas talaga nun. Siyempre, nakasarado yung pinto. Pag bukas ko pang ganun, di ko alam kung ako ba yung nakatama sa ulo niya dito sa may bandang kanan or sa pagkakalaglag niya. Kaya, sobrang gito rin ako nun. Baka pag tula ko ng pinto, eh, dun na ano. Kasi dun yung bukol niya. Ginawa ko nun, ito po ang dapat po pala natin gawin. Nung time na yun, lagi po nating uunahin ang manalangin. Pray po tayo agad. Sa yung time na yun na narinig ko agad yun na sobrang kabado ko na basta ganun, sobrang kabado ko, manalangin po agad ako. Pero sa isip lang, lagi niyo pong uunahin ang manalangin. Huwag po nating sasanayin na maging last resort ang prayer. Prayer is always the first, not your last resort. And nung nahulog si baby, nakita ko, hindi ko pa pala agad nakita na may bukol siya sa kanang ulo niya. Siyempre, binuhat ko agad siya, tapos inalo ko siya sa sobrang iyak niya. Binuhat ko agad siya, tapos nalaman ko lang na may bukol na siya nung paghawak ko dito sa may ulo niya. Buti lang dumating yung biyanan ko. Nagpabili agad siya ng yelo. Pwede niyong gamitin yung ice cube, yung nasa ref niyo, or tube ice, press lang na yun, diba? O yung yelo, basta basagin niyo lang, or durugin niyo, tapos ilagay niyo lang sa malinis na towel, tapos i-dampi-dampi niyo, cold compress dun sa bukol. Ito pa, huwag niyong patutulugin agad si baby. Pero kung nung time na yon, nung pagkahulog niya, is hindi pa naman siya natutulog ng buong araw, nung time ha, bago siya malaglag, pwede naman siyang makatulog, pwede naman siyang patulugin. Basta nung, huwag niya lang basta-bastang patulugin agad-agad. Kasi ako noon, talagang nilibang ko muna siya, nilibang ko muna yung baby ko. Na hindi ko muna, kasi hindi na, natulog siya noon eh, nung bago siya nahulog, nakatulog siya nung hapon. Kaya ang ginawa ko is, talagang nilibang namin siya, hindi namin siya pinatulog, tapos tinitinan ko yung reaction niya, kung ganun pa rin ba siya, ganun pa rin naman siya, kaya lang talaga ang laki ng bukol niya dito sa kanan. Talagang bukol, as in, ganun, no? Ganun yung bukol niya sa kanan. Kaya sobrang natatakot talaga ako. Tapos, nag-search na ako noon, after noon, nag-search ako, na kung ano ba ang mga dapat gawin, kasi nakatulog na si baby, ang mga dapat gawin. Dapat pala continuous pa rin yung paglalagay niya ng ice sa ulo. Check nyo po yung mata niya kung naduduling-duling siya. Yun ang mga red flag. Kung naduduling siya,
Tapos kung may lalabas sa tenga niya na fluid, sa tenga tsaka sa ilong. Tapos if magsuka siya, yung suka po yung dapat yung ganon talagang talsik yung suka, hindi yung normal na suka lang. Pag nagsuka siya ng talagang talsik na pa ganon, yung tipong ang laki ng anlawak ng sinusuka niya, anlawak ng layo, layo ng talon, sabihin merong damage sa ulo niya. Yung mga ganong case po ng mga scenario ng mga pagkahulog, pagkauntog, i-observe niyo po, observe niyo po ng 48 hours, mga ganon. Kung ang may mga sign siya na nagdugo yung ano niya, may dugong lumabas dito sa tenga, sa ilong. Tapos kung mayroong pagsusuka, kung tumaas ang lagnat niya, yung temperature niya, yung talagang 39, yung mataas talaga, hindi yung 37, ganun lang. Mataas ang lagnat, tapos kinukumbulsyon. Yun po ang signs na talagang kailangan nyo siyang dalhin na agad, emergency, sa ospital. Hello! Meron po siyang bukol dito. Sa ospital po kami ni Adam. Hello! Ito, pauwi na po kami ni Adam. Ganyan yung bukol ni Adam po. Ayun o. Ito. Yun, ang bukol. Uwi mo na kami ni Adam. Maobserbahan mo na namin siya. Pero okay naman daw siya yung bulbulan niya. Okay naman daw siya. Sabi ng ano, nasa na ba tayo? Sabi ng pecha ng doktor. Ayan ang bukol, oh. Laki, oh. Bukol, laki, oh. Nasa na ba tayo? Ba't parang nawawala tayo? Hindi ito. Nawawala po kami ni Adam. Nawawala kami. Ang ginawa ko po nun kasi is pumunta po agad kami sa ospital kinabukasan. Kasi syempre, hindi ako mapakali dahil may bukol nga si baby. At ang sabi ng pedya, tinignan naman niya, okay naman daw yung baby ko. Kasi, eto pa pala, kung halimbawang baby, kasi yung baby ko is 6 months pa lang nung nahulog siya nung sa kama. Kung yung bunbunan niya daw dito is nagsara, mahirap daw. Tapos yung bunbunan nila dito, nagsara siya, may pag-ganon. Mahirap daw yung ganon, ibig sabihin may problema. Buti na lang sa kanya naka-open pa. Kasi yung mga ganong baby, dapat naka-open pa yung bunbunan nila. Tapos kung sumusunod naman yung mata nila pag may direction. Pag yung mata niya ay sumusunod pa yung gumaganon, hindi siya nagduduling-duling, okay naman siya. Chinek kasi si baby if okay yung sa mata niya, tsaka yung sa bunbunan niya. Yun nga lang, yung bukol niya is pinapa-observe. I-check ko pa rin daw within 2 weeks. Siyempre mag-check up. Mag-observe pa rin tayo ng 2 weeks. Ito ah, kung tulog po siya ng tulog, mahinang dumede or kumain, tapos may mga unusual siyang ginagawa or yung parang hindi siya yung kagaya ng dati, ang gagawin nyo is ipapunta nyo siya sa neurosurgeon kasi titingnan kung may damage yung skull niya or yung brain niya. Titingnan kung meron siyang hematoma o meron na maong dugo, ganun. Yung time na yon hindi na ako bumalik sa para pagpatingin sa neurosurgeon dahil hindi ko naman siya nakitaan ng tulog at dumedede pa rin naman siya sa akin at basigla pa rin siya kagaya ng mga dati niya. Bumalik na lang ako sa pedya ko talaga sa usual check-up niya. So, nakita niya nga yung bukol ng anak ko, sabi, observe pa rin daw kung lumabas ang mga signs na yon. Talaga ma-observe po pala natin sila 2 to 3 weeks, ganun. Minsan lumalabas mga late na daw eh. Kaya talagang sobrang nagpa-pray ako na sana maging
Okay. So, ito nga po, medyo natagalan yung pag, ang tawag doon, yung mawala. Natagalan na wala, mawala yung bukol ng anak ko dito. Ang dapat po pala, sabi ng pedya, is lalagyan nyo siya, talagang sisipagan nyo lang mag, ano naman, kung sa noong unang nalaglag siya is cold compress, ngayon naman ay hot. Hindi man siya hot, warm compress naman siya para matunaw yung, kasi may bukol siya eh, para matunaw siya. So, ang ginawa ko is araw-araw ko siyang nilalagyan ng warm compress para mawala yung bukol niya sa ulo. Talagang sinipagan ko siya umaga tsaka hapon. Talagyan ko siya lagi dito, warm compress. At yun naman, thank you Lord, at nawala po ang kanyang bukol. At nawala yung, wala yung mga signs na tinitingnan ko na para magkaroon ng hematoma. So, ayun na nga po, mga kapasitive, kung ano ang mga dapat nating gawin if nalaglag ang ating baby na hulog or kung ano pa man yan. Ito po talaga, wag po nating i-judge yung mga mommies na nakalanas ng ganun. Kasi hindi po natin alam yung mga pinagdadaanan nila. Hindi po natin alam kung gaano kahirap magbantay ng baby. Ako, sa personal kong karanasan, matagal po akong nag-working mommy, matagal po akong nagtrabaho, tapos ngayon talagang pandemic is talagang naging full-time mommy ako. Napakahirap, sa totoo lang, mas mahirap magtrabaho sa bahay, talagang non-stop kaysa yung nasa office ka na nagtatrabaho. Kaya huwag po natin i-judge na, ay nahulog kasi pinabayaan, ay nahulog kasi ganito may ginagawa. Hindi po ganon. Hindi po natin alam ang ginagawa ng bawat isa. Hindi po natin alam, hindi po natin nakikita sila sa mismong bahay nila. Kaya don't judge. Huwag na huwag tayong mag-judge dahil hindi tayo judge. Charot. Pero yun nga, huwag na huwag po talaga natin gawin yan kasi wala naman pong ina or mama or mommy na papabayaan ng kanyang anak na mahulog, di ba? Talagang nangyayari po talaga 'yon, kaya ito sinishare ko para na rin sa iba. Kasi ako nakanood na rin ako ng mga vlog ng mga mommies na ganyan, nahulugan mga baby. Kumbaga parang na kakalma ko pag ay ganito nangyari sa anak ko, ganito nangyari, yung nangyari sa kanya nangyari din sa akin. Kumbaga nakakalma ko na ganoon. At yun na nga mga mommies, mga kapasitive, maraming salamat po. Shout out sa mga bagong nag-subscribe sa channel ko. At ito po, natutuwa po talaga ako kasi medyo tinamad talaga ako na mag-upload ng vlog, pero nakita ko kasi may mga paisa-isa, dalawa na nagsasub sa akin, tapos may nagko-comment din. Parang nakakatuwa na may pusa talagang nanonood sa iyo, may pusa na nagsasubscribe. Kaya ginawa ko rin tong vlog na to. Actually, marami akong gustong gawing vlog, kaya lang kasi yung cellphone ko nga ang isang malaking hadlang kasi nakakainis yung cellphone ko. Nakakainis yung cellphone ko, lagi na lang walang memory. Uubusan ako ng memory. And parang ganito, nag-take ako, tapos biglang nag-stop na lang yung video, ganun. Lagi po tayong mag-pray. Ang una-una po natin gagawin, yun palagi. Huwag po nating gawing last resort ang prayer. Kung may mangyayari man sa ating buhay, masaya man o malungkot, lagi pong priority yung siya ang lagi mong inuuna. Pero yun po talaga yun po talaga. So, habang nagbablog nga po ako dito, kita nyo yan, nagbablog ako. So, habang nagbablog ako dito ngayon, anong oras na ba? Ang oras ay 12:30 na, kasi ito lang ang oras ko. Ito ang tulog si Pino. Yan lang ang oras ko para mag-vlog pag natutulog siya. Oh,
video kami. Papa, nasa labas si Papa. Kasi bawal. Oh, no.